dalawang pasyente ang parehong dinala sa East Avenue Medical Center at namatay doon. Pero ang una diretso sa cremation habang ang pangalawa naiuwi pa ang labi para paglamayan ng mga kaanak gayong nagpositibo pala ito sa COVID-19. Si SML1 sa Santa Maria, Laguna ang unang kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan at pinagmumulan ngayon ng panic. Nalaman na lang kasi ng LGU na pagkamatay ng pasyente sa East Avenue Medical Center ay na-swab test pa ito at nagpositibo sa SARS-CoV-2 bago dalhin sa EAMC na ospital na ito dalawang beses sa Laguna para sa autoimmune encephalitis at negative ang naging COVID test niya doon. She has a condition which is totally out of the league of COVID. Siguro we could call it naging mas kampante because there was already that test. Meron nga lumabas sa isang online post kung saan nagkaroon bigla ng isang confirmed COVID case ang bayan ng Santa Maria without us even knowing it. Iba naman ang naranasan ni Dan. Nasa Maynila at hindi makauwi ng Cavite kung saan na stroke ang mama niya habang mag-isa sa bahay. Dinala sa local hospital pero inuwi rin dahil puno ng pasyente. Pero kinailangan ulit isugod ng kapitbahay sa isang private clinic dahil lumalala ang lagay. Kaya sabi ko, Dok, baka pwedeng ipa-ambulansya niyo na si Mama kasi hindi pwede sa bahay kasi nga brown out. Baka daw sa daan bawian ng buhay si Mama tapos sila daw yung masisi. Ay pagpasadyos na lang natin yung nanay. Sabi ko, Dok, bilang doktor nasasabi niyo yan? Ang sabi lang sa akin ni Dok, o ikaw dito! Matapos ang ilang oras na coordination, naihatid na ang mama ni Dan sa EAMC. Nakisabay si Dan sa iba't ibang police at barangay vehicles at naglakad hanggang marating ang ospital. Dahil may hypertension ang ina, sa COVID ward ito dinala at minsan lang niyang nabisita. Kinabukasan bandang 2 PM, nag-follow up si Dan sa attending physician kung ano na ang lagay ng mama niya. Hindi ba kayo nasabihan? Alas 8 pa, wala na yung nanay niyo. Meron na lang kayong 6 to 12 hours para bawiin yung body ng mama niyo para ma-cremate. Kundi masasama siya sa mass disposal. Actually, yung mama niyo na swab test lang after death. Wala pang resulta ang swab test. Pero ayon sa medical chief ng EAMC, ay alinsunod sa protocol ng DOH na i-dispose within 6 to 12 hours after death kung sa COVID ward inilagay. Aming sinasabihan agad para mabahagi sa kanila kung ano yung mga karapat dapat na gagawin. Overwhelmed o hindi, dapat yan nabigyan ng kaukulang direksyon kung ano susunod na gagawin. Tapos sir, yung si SML patient 1 po. Since may protocol po tayo, paanong napayagan yung pamilya na maiuwi pa yung labi sa Laguna? May mga nakipaglamay pa raw at nakipaglibing, wala raw nakuhang abiso ang pamilya o maging ang LGU na nag-test ulit at nag-positive ito. Hindi ko lang alam kung ano ang nangyari, pero aming iimbestigahan ng mabuti at malalim kung sakasakaling meron kaming kailangang baguhin sa aming sistema, mapapaayos namin ito agad siya. Hiling raw ng mga namatayan, hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa iba. Sila mismo yung nagbo-volunteer na talagang sila nga daw ay dumalaw, nakilibing, most if not all, on quarantine now. At yung barangay naman, nag-self-lockdown na sila. May pa-intensive disinfection ako dun sa barangay. Ngayon yung lahat ng katabing barangay ay pinapa-intensive disinfection ko na rin. Kapag nagpunta kayo ngayon dun sa Bacore ng East Ave, hindi ako nag-iisa. Sana hindi na itong mangyari sa iba. Napakahirap na sa panahon ngayon ang mamatayan ng mahal sa buhay, lalo na kung malayo sa kanila. Mas mapapadali sana ang prosesong ito kung naaayon sa tama at consistent ang protocol ang bawat kaso. I'm Shayla Garde, I stand for truth.